Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng avocado ice candy. Pero this time, ang gagawin natin na ice candy ay pang negosyo. So dito, isishare ko po sa inyo kung magkano po yung puhunan natin dito, ilang piraso po yung magagawa natin, at saka yung tamang computation po kung paano natin malalaman kung magkano po yung ating tutubuin o kita natin dito sa ating ice candy. Panoorin nyo lang po yung buong video para malalaman nyo. So ngayon po ay sisimulan na po natin. Ipapakita ko na po sa inyo yung ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, syempre, kakailanganin natin ng hinog na avocado. So ito ay mga limang piraso. Pero kung yung gagamitin natin ay malalaki na avocado, pwedeng nasa mga dalawa or tatlong piraso lang. Ito kasi ay maliliit. Sunod po, gagamit tayo ng 3 liters na tubig. Or kung susukatin natin, nasa mga 12 cups po ito. Kakailanganin din natin ng 1 cup na cornstarch or pwede rin po kayong gumamit ng cassava flour. 1/4 cup ng powdered milk. 1/2 cup ng white sugar. Isang lata ng evap milk, yung malaki. Isang lata ng condensed milk. And then, itong ating ice candy wrapper. So, pwede tayong gumamit ng size na 2x10 or 1 1/2 by 10. So, nasa sa inyo na po yan kung alin po yung gusto nyong gamitin. Kakailanganin din pala natin ng embudo or funnel. At saka itong blender. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating avocado ice candy. Ngayon, bago po natin simulan na lutuin yung ating cornstarch, kuha lang po muna tayo ng 1 cup na tubig dito sa ating 3 liters na tubig. Kasi dito po natin i-dilute muna yung ating cornstarch. And then ilagay po natin yung ating cornstarch or cassava flour dito sa ating tubig. Tutunawin po muna natin. Ginagawa natin to para mamaya pag yung ating tubig na pinapakulo ay mabilis na lang po natin tong maihalo. I-dilute lang po muna natin. Yan, pagkatunaw na, isi-set aside lang po muna natin dahil pwede na nating pakuluin itong ating tubig sa kawali or kung ano man po yung gagamitin natin na paglulutuan. Ngayon po ay sinalang ko na po itong ating kawali dito sa ating stove. At pwede na rin po nating sindihan itong ating stove. And then, ilagay na po natin dito yung ating natira na tubig. Ayan, hihintayin po natin to na kumulo. Tatakpan po muna natin. Ngayong kumukulo na po itong ating tubig, pwede na nating ilagay itong ating na-dilute kanina na cornstarch. Yan, dahan-dahan lang po nating ibubuhos. At hahaluin po natin. Tapos yung apoy natin nasa medium heat lang po. Yan, napapansin nyo, unti-unti pong naluluto yung ating cornstarch. Kasi yung kulay niya ay naging transparent. Hihintayin po natin yan na talagang maluluto. Itong paggamit po natin ng cornstarch ay laking tulong po nito ng ating ice candy na magiging smooth at hindi po icy yung ating ice candy pagka kinagat natin. Paghalo-haluin lang po natin para maluluto po yung ating cornstarch. Dapat mahinang apoy lang para hindi manikit sa ating kawali at hindi masusunog po yung ilalim. Pagka ganito na yung kulay ng ating mixture, ibig sabihin po niyan ay luto na po yung ating cornstarch. So pwede na nating ilagay yung ating powdered milk. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng powdered milk. Ito ay Nido. Pwede tayong gumamit ng Bear Brand, Alaska, or kahit anong brand po. Yan, paghalu-haluin lang natin para matunaw yung ating powdered milk. Itong powdered milk ay optional lang po ito kung gusto nyo pong lagyan. Pwede na rin po na hindi na kayo maglalagay nito. Tapos ngayon, pwede na nating isabay itong ating condensed milk na isang lata. Haluin lang po natin ng mabuti para wala talagang magbuo-buo.
Yung evaporated milk natin, pwede nyo pong isama nyo na dito sa ating pagluluto ng cornstarch or pwede nyo na rin pong isabay sa pagblend ng avocado. Pero ako ang gagawin ko kasi yung blender ko ay medyo maliit, mahihirapan po ako sa pagblend ng avocado. So dun ko po siya isasama para medyo may liquid po at mabilis na lang po nating mapino yon. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ating sugar. Pwede tayong gumamit nito ng brown or white. Ito ay nasa 1/2 cup. Pero syempre, depende na po yan sa inyo kung gaano katamis po yung gusto nyo. Ayan, paghalo-haloin lang po natin para talagang matutunaw po lahat ng mga sangkap na nilagay natin. Tapos, pwede pala nating tikman para malaman natin kung tama na siya sa tamis or kulang pa. Sa tingin ko ay medyo matabang pa siya. So, dagdagan po natin ng 1/2 cup. So, lahat-lahat yung nagamit natin is 1 cup na. Kasi tatabang pa po ito lalo mamaya pagka naihalo natin yung ating avocado. Tikman natin ulit. Yan, tamang-tama na po yung kanyang tamis. So, ngayon, ready na po ito. Pwede na nating patayin yung ating stove. Tapos, ililipat lang po natin to sa malaking lagayan para palalamigin po natin to. Ayan po, ibubuhos ko na po dito yung ating mixture sa ating malaking bowl. Pagka ganito na consistency ng ating mixture, talagang masisigurado natin na yung ating ice candy ay hindi po siya icy. Ayan. Paghalo-haloin lang po natin to para mabilis pong lumamig. Or kung gusto nyo pong mas madali, pwede nyo siyang itapat sa electric fan. Tapos halo-haloin nyo para lumamig. So yan, habang hinihintay po natin tong lumamig, pwede na nating hiwain yung ating avocado para ma-blend na po natin or ma-mash. So itatabi ko po muna to para yung avocado naman yung gagawin natin. Ngayon po ay simula na po nating hiwain tong ating avocado. Yan, tatanggalin lang po natin yung buto. Mas magandang gawin, pagka bumili po tayo ng avocado, hahanapin nyo po yung medyo mas mura po para mas makakatipid po kayo. Kasi iba-iba po kasi yung range ng price ng avocado eh. Depende din po yan sa lugar. So kung balak nyo pong gawing business, mas maganda hahanap po tayo kung saan po tayo mas makakamura. Para mas malaki po yung kikitain natin. Pagka malalaki na avocado po yung gamit nyo, pwede sigurong mga 2 or 3 piraso lang, okay na po siguro yan. Ito kasi yung nabili ko ay medyo maliliit. Kaya umabot tayo ng mga 5. Or kahit 4 pwede naman siguro. Kahit konti lang po yung avocado natin dito sa ating mixture, talagang masarap pa rin itong ating ice candy. Tsaka siguradong mabibenta nyo po to. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na mainit. Patok po itong gawing negosyo. So, ngayong natapos na po nating natanggal yung buto ng ating avocado, pwede na natin tong ilagay sa ating blender. So, ito po yung gagamitin ko. Yan. Diba maliit po? So, kaya kinakailangan pag mag-blend po tayo, pag ganito po yung gagamitin natin, sasamahan natin ng liquid or yung iba po yung gagamitin ko. Tatanggalin lang po natin yung balat. Tapos, ilalagay po natin sa ating blender. Or kung wala po talaga kayong blender, pwede naman po na yung mano-mano lang, gagamitan nyo lang po ng tenedor para ma-mash nyo. Ito kasi pagka meron tayong blender, mas mabilis lang at saka hindi tayo mahihirapan. Tapos, mapipino po talaga natin ng mabuti yung ating, or mapipuree po talaga natin yung ating avocado. Mga ganyan lang muna karami para hindi mahihirapan yung aking blender kasi maliit. Tapos, lalagyan po natin itong ating evap milk. Yan, hati-hatiin ko lang po para meron pa tayong mailalagay mamaya. Yan, tapos ngayon, ready na po natin itong i-blend. Papakita ko po sa inyo mamaya pagka natapos ko na pong na-blend lahat itong ating avocado.
Ayan, ito na po, natapos ko na pong na-blend lahat yung ating avocado. So, bali, ito na po yung pang last batch. Tatanggalin na po natin. Ayan, napaka-creamy po ng ating avocado kasi ganito pagka ginamita natin ng blender, mapipino po talaga natin. Yung texture niya ay parang ice cream. Hihintayin na lang po natin na lumamig yung ating mixture ng ating cornstarch at pwede na po natin itong ihalo doon para masimula na po natin maibalot yung ating ice candy at malalaman po natin kung ilang piraso po yung magagawa natin dito sa ating recipe. Mamaya, pagka nalaman na natin kung ilang piraso po yung magagawa natin, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po yung tamang pag-compute para malalaman natin kung magkano po yung kikitain natin dito. Ngayon po ay malamig na po itong ating mixture ng ating cornstarch. Kaya napapansin nyo na napakalapot po nitong ating mixture. So kung gusto nyo pong medyo mas mapaparami pa ito, pwede po nyo itong dagdagan pa ng mga 1 to 2 cups na tubig. Pero huwag nyo lang po masyadong damihan kasi pagka medyo malapnaw na po itong ating mixture ay hindi na po ganun kalambot po yung ating ice candy. So dahil malamig na po ito, pwede na nating ihalo dito yung ating na-puree kanina na avocado. Halu-haluin na po natin ito. Tsaka paalala lang po pagka dagdagan nyo po ng tubig, syempre tatabang na po yun. Dagdagan nyo na naman po ng pampatamis, sugar or kaya condensed milk. Pagka medyo malapnaw na po kasi yung ating mixture, ay mag-iiba na po yung texture ng ating ice candy. Hindi na po siya ganun ka smooth or medyo maging icy siya pag susobra po siya sa tubig. Kaya tatansyahin nyo lang po. So ngayon, paghalo-haluin na natin. Yan o, tingnan nyo, napakaganda po ng kanyang consistency. Ngayong napaghalo-halo na po natin, ay ready na po natin itong balutin sa ating ice candy wrapper. Ngayon po ay sisimula na po natin yung ating pagbabalot ng ating ice candy. So sa pagbabalot, ihanda na po natin yung ating ice candy wrapper. So ang gagamitin ko ay itong 2x10 na size. Ayan. And then kakailanganin po natin talaga ng imbudo para mas mabilis po tayo. At syempre yung ating, dapat meron po tayong measuring cup. Para mas mabilis po tayo, isang takalan na lang. And then, mabilis na lang po. So, yan. Kuha lang po tayo ng ice candy wrapper. And then, gagamitan natin itong ating imbudo. Itong gamit ko pala ay 1/2 cup po ito, ang size nito. So, yan. Kuha po tayo ng 1/2 cup. And then, ilagay po natin dito sa ating ice candy wrapper. Ayan, mahalaga po na meron talaga tayong measuring cup para pantay-pantay po yung laki ng ating ice candy. Ayan. Tapos higpitan lang po natin yung ating pagkatali para maganda po siyang tingnan. Ayan. So, mga ganyan kalaki po yung gagawin nating ice candy. Sa 1/2 cup, ganito po siya kalaki. Ayan, pagkatapos natin itong maibalot lahat, bibilangin po natin para malaman natin kung ilang piraso po yung magagawa natin dito. Para makompute na po natin kung magkano po yung kikitain natin dito. Ayan na po, natapos ko na pong nabalot lahat ng ating ice candy mixture. So, nabilang ko na din po ito, umabot tayo sa 42 pieces. So, ngayon, gugupitin lang po natin itong dulo ng ating plastic para mas maganda po siyang tingnan. Ayan na po, ito na po yung ating ice candy. So ngayon ay ready na po natin itong ilagay sa ating freezer. So ilagay po natin to ng mga 6 to 8 hours or hanggang overnight. So babalikan po natin pagka matigas na po itong ating ice candy. Ito na po yung listahan ng mga sangkap na ginamit natin at ang presyo ng bawat isa. Sa 5 piraso na hinog na avocado, 50 pesos. Pero depende po yan sa anong klase or variety ng avocado yung gamit natin. At ang bintahan o presyo ng bawat lugar kasi iba-iba po yung presyo ng avocado sa bawat lugar. 1 cup ng cornstarch or cassava flour, 5 pesos. Sa isang lata ng condensed milk, 34 pesos. Sa isang lata ng evap milk, 25 pesos.
1/4 cup ng powdered milk, 10 pesos. 1 cup ng sugar, 10 pesos. Sa 2x10 size ng ice candy wrapper na ang nagamit natin ay 42 pieces, 5 pesos. So lahat-lahat ang nagastos natin sa ating mga sangkap dito ay umabot ng 139 pesos. Sa tubig natin, hindi na po ako nag-charge kasi pwede naman po tayong gumamit lang ng tubig na galing sa gripo kasi pinapakuluan naman natin. Ngayon, isasali din po natin yung ating gas na nagamit natin sa pagluto ng ating cornstarch at saka yung electricity na nagamit natin sa pag-blend ng ating avocado at sa pag-frozen ng ating ice candy. So, i-charge ko po ng 20 pesos. Pero depende po yan sa inyo kung magkano po yung i-charge nyo dito. At para din po sa ating pagod or yung ating labor, i-charge ko din po ng 20 pesos. Pwede din po tayong mag-charge ng pamasahe or kung ano pa yung mga nagastos natin sa pagbili ng ating mga sangkap. So, lahat-lahat, ang total capital or yung puhunan natin dito, kasali na yung gas, electricity at saka yung labor, ay umabot tayo ng 179 pesos. So, yun po yung puhunan natin dito sa ating paggawa ng ating avocado ice candy. Ngayon, para malaman natin kung magkano po yung puhunan natin bawat isang piraso ng ice candy, ay i-compute po natin. So, ituturo ko po sa inyo. Ganito po yon. So, di ba binilang natin, umabot tayo ng 42 pieces na nagawa natin na ice candy. At yung total capital natin o yung puhunan natin ay umabot sa 179 pesos. So, i-divide po natin yon. 179 pesos divided by 42 pieces na nagawa natin na ice candy equals 4.26 pesos. So, pwede natin yung i-round off ng 450 pesos. So, yung 450 pesos, yun po yung presyo or puhunan natin bawat isang piraso ng ice candy. So, dapat yung presyo ng ating ice candy bawat isa ay hindi po tayo bababa ng 5 pesos. Hindi rin po pwede na 450 lang yung ating presyo kasi yun po yung puhunan natin bawat isa. So, wala na po tayong tubo nun. So, siguro ang tamang presyo po ng ating ice candy ay nasa mga 6 pesos hanggang 10 pesos. Pero depende po yan sa inyo kung anong presyo po yung makakaya ng inyong mga consumer o yung mga mamimili. Lalong-lalo na pag mga bata, usually ma-afford nila is mga 5 to 6 pesos lang. So, yan. For example, 8 pesos po yung napagpasyahan natin na presyo ng bawat isa ng ating ice candy. So, para malaman natin yung ating total sales, 8 pesos i-times natin sa 42 pieces na nagawa natin na ice candy. So, ang total po ay 336 pesos. So, yun po yung ating total sales pagka naibenta natin lahat yung ating ice candy. So, ngayon, para malaman natin yung ating net profit or yung tubo natin, 336 pesos na total sales, bawasan natin sa ating total capital or puhunan na 179 pesos, yung profit o tubo natin ay aabot sa 157 pesos. So, yun po yung ating kita or net profit. Pagka 8 pesos po yung ating presyo ng ating ice candy. Ngayon, kung hindi naman gaanong afford ng tao yung 8 pesos, namamahalan po sila. So, gawin nating 6 pesos po yung presyo ng bawat isa. So, para malaman natin yung ating total sales, 6 pesos times 42 pieces na nagawa natin, ang total sales po natin ay 252 pesos. So, yung 252 pesos, bawasan natin ng ating puhunan na 179 pesos. Yung net profit po natin or yung tutubuin natin ay 73 pesos. So, hindi na rin masama kasi yung 73 pesos ay net na po yun. Bawas na dun po yung ating gas and electricity at saka bayad na din po yung ating labor o yung ating pagod. Malaki-laki na rin po yun. So, biruin nyo kung makabenta tayo ng mahigit 100 pieces bawat araw. So, laking tulong na po nun. Kahit nasa bahay lang po tayo ay pwede po tayong kikita ng ganung halaga. Kaya maganda po talaga ang gawing negosyo o pagkakitaan yung paggawa ng ice candy. Ang magandang tip po sa paggawa or pagbebenta ng ice candy ay dapat po pakikiramdaman nyo kung ano po yung season or mura na mga prutas tulad halimbawa pag mura yung mangga. So yun po yung maganda nyong gamitin sa inyong ice candy or kung mura po yung langka or avocado or kahit anong prutas para makakatipid or makakalis po kayo sa inyong puhunan at medyo kikita po tayo.